hindi ko lang ganun masyadong kaano. Darlene. Ah, kay Sister Marie. Hindi ko gano'n pa kamamaya kung anong tono man ni Ma'am. Hindi, at least may sarili kayong puno. Pagpunta ni Pastor Paul sa mesin, ang turo sa inyo niya. Sariling version ni Pastor Joseph. Sister Darlene po. Kamukha niyo rin. Ay, awawit lang tayo ng hymn, no? Pagkaano papadala ko kay Sister Marie? May mga awit na ano, ito maganda to sa yung mga bago. May mga bagong dumating, tamang-tama yan. Umaawit pa kayo ng hymno dito? Sometimes, may magtuturo. Yung si Pastor Abet, may mga ansyo. Oh. Kasi yung ang kagandahan sa mga hymns, hindi siya basta na-compose. Siya ay bunga ng karanasan. Halimbawa, ewan ko kung alam niyo po yung awit na It Is Well With My Soul. It is well with my yon. Yung awit na yon ay na-compose yon dahil sa isang malungkot na karanasan. Yung kanyang pamilya ay naglayag, yung asawa niya at saka yung mga anak niya sa kalagitnaan ng dagat, lumubog yung barko at namatay yung kanyang buong pamilya. Kaya nung nalaman niya yon, dumating yung panahon na sinabi sa kanya, o dito yung bahagi na lumubog yung barkong sinasakay ng pamilya. Pagkatapos nun, biglang inanwi siya ng Holy Spirit. Lagi niyong babantayan yan. Kasi ang Diyos, ang sabi sa Bible ay, sa ang Holy Spirit, ang sabi ron, siya ay comforter. Kaya pag nakakaranas tayo ng mga di pangkaraniwan, hindi papayag ang Diyos na hayaan ka lang na malungkot. Palagi siyang gagawa ng paraan. Kailangan lang palagi nating maisip na kung ano yung pinagdadaanan natin, palaging merong layunin ang Panginoon. Kaya lang tayo minsan nagdaramdam, hindi kasi natin alam. Kaya kailangan natin gawin, alamin natin sa Panginoon, ano kaya yung purpose po nito. At marirealize natin merong magandang bagay. Kaya, nung malaman ng lalaki na mga ngarang, na doon lumubog, biglang inalwi siya ng Panginoon. Kaya ang sabi, kaya ang lyrics ng koro, It is well with my soul. Okay lang, Panginoon. Nagiging okay lang ang lahat pagka inalwi tayo ng Holy Spirit. Pero pag hindi, ba hindi okay yun? Napakahirap mag-alaga ng anak, tapos mamapatay lang. Meron pang isang awit, hindi ko maalala ko anong awit yun. In my heart, there rings a melody yata. Habang nangangaral naman siya, ay nasunog yung bahay nila. At nasunog yung kanyang pamilya. Nung pumunta na siya sa lugar, ano kaya gagawin natin, ano, pagkayang iwan, nagsishare mo kanya sa harapan, o nagpapaawit, bigla mong nabalitaan na habang nagpapaawit ka, nasunog yung bahay ninyo. Ano kaya gagawin mo? Magpapaawit ka pa? Magsishare mo ka pa? O sa sir, tapos na po ang service. Sandali lang, punta mo na ako sa pamilya. Nasa malayong lugar siya, pero ang ginawa niya, pinagpatuloy niya yung gawain. Pag uwi niya, wala na yung pamilya niya. Kung nandun siya sa lugar, inalwi siya ng Panginoon, ng Holy Spirit. At kaya ang sabi rin, in my heart, there rings a melody. Kasi sa ganung tagpo, puro kalungkutan ang mararamdaman mo ron. Bakit? Hindi naman masaya yung sitwasyon niya. Kaya lang sumasaya dahil sa ginagawa ng Panginoon. Yung Amazing Grace, yan, very amazing talaga yan. Siguro yan, mas familiar tayo sa Amazing Grace. Ang author niyan ay si John Newton. Si John Newton ay naging salbahe. At
at nagbebenta siya ng tao. So dami naman ibebenta, tao pa na ibenta niya. Human is maging. At naging napakasalbahin niya. Pero sa kabila ng lahat, inabot siya ng Diyos. Kaya nga yung lyrics ng ano, Amazing Grace, Amazing Grace, how sweet the sound. May kasunod na. That saved the wretch like me. Pag ginamit yung talagang wretch, talagang napakasalbahin. Basag na basag. Napakatindi ng kanyang kalagayan sa buhay. Kaya, inabot siya ng Panginoon. At nung siya'y nagpapastor na, dumating yung panahon nung matanda na siya, nang sabi ng mga miyembro niya, "Pag-resign na po kayo, pastor." Sabi niya, "Hindi ako magre-resign hanggat meron pa akong lakas. Maglilingkod ako ng lubos sa Panginoon." Si Dr. Mildred Johnson Brustin, the founder ng Door of Faith Church, nagpasimula sa Hawaii, ay kanya rin sinabi na walang retirement sa Panginoon. Hanggat nabubuhay, maglilingkod sa Panginoon. Kaya, ang nagpasimula ng gawain sa Door of Faith, isang babae. Kaya sa Door of Faith, napakaraming babae, at magugulat ito sa lugar ni Pastora Nerissa. Ang mga lalaki ro nagpapastor sa bayan. Ang mga babae ro nagpapastor sa bundok. Sila. Kaya, sa Bible ang sabi, ang babae ay mahinang sisidlan. Payag ba kayo? Oh. Yun ang sabi ng Bible. At hindi nagsisinungaling ang Biblia. Pero bakit nagiging kakaiba ang babae? Dahil sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Ang mahina ay nagiging malakas dahil sa pagkilos ng Panginoon. Kaya mapalalaki man, kahit lalaki tayo, kung wala pagkilos ng Diyos. Kaya nga merong awit na himno na ang sabi, "Huwag kang mabakla." Yan yung pinaka-lyrics. Ibig sabihin, lalaki ka pero mukhang hindi ka lalaki. Meron namang babae, mukhang babae pero kung kumilos, matindi pa sa determination ng lalaki. Sabi nila sa Japan, mas marami daw nagpapakamatay na lalaki kaysa sa babae. Mas magaling daw kayong tumagal. Kasi mas magaling kayong maging martir kaysa sa amin. Totoo nga ba yan? Mas magaling na magmartir ang babae kaysa sa lalaki. Kaya, salamat sa Panginoon. Kaya yung mga awit na himno sa amin sa Quezon City, ang nature ng church doon ay hindi nawawala talaga yung himno. Pero pagkabataan kasi gusto niya palaging tumatalo, palaging lumulukso. Kaya pag ang song leader ay kabataan at may mga matanda, kawawa ay matanda eh. Tumalon tayo, pag di kayo tumalon, may demonyong lumulukom sa inyo. Kaya yung matanda, kahit rappler, alas ang mga buto. May mga panahon sa worship na hindi naman kailangan palagi nakatayo. But there's nothing wrong kung tumatayo. Pero may mga panahon na kahit sa Acts, nung sila'y mapuspos ng Banal na Espiritu, hindi sila nakatayo. Nakaupo lang sila. Pero hindi naman ibig sabihin, kailangan nakaupo na. Pero ngayon, bakit ini-encourage natin ang taong lumapit sa harapan? Kasi nga, one way yun, para makita kung totoo nga na gusto niya. Kaya, binibigyan siya ng pagkakataon na lumakad para makita talaga bang gusto nitong mapuspos. Lalapit nga siya. Pero hindi sa lahat ng panahon. Kahit nakaupo lang, kumikilos talaga ang Espiritu ng Diyos. Kagaya nga nung kinukwento ko sa inyo, nagkukwentuhan lang naman kami, biglang bumuhos ang Espiritu ng Diyos. Bila, sa labas kami ng simbahan, sa damuhan, kanya-kanya, baksakan yung mga pastor doon sa ano. At ngayon talaga, kakaiba yung pagkilos ng Holy Spirit. Kailangan lang talaga yung buhaw tayo sa kanya. Noong nakaraang 2012, January at saka May, sa buong buhay ko, nung ko lang nakita sa isang conference ng mga pastor, na yung mga pastor, normally ang pastor, pag misa, halos ay naglalapit sa harapan. Yung tulak yun, oh, lapit ka. Tama naman yon. Pero, higit sa lahat, tayo na natumatayo sa pulpito, dapat namumunang lumalapit sa harapan. Kasi kailangan natin ng Panginoon. Nagulat ako noong nakaraang 2012, May, January and May, yung mga pastor, pusang nag-uunahan sa harapan. At magugulat na sa mga pastor, sang oras ng mahigit, ayaw pang umalis dun sa altar. Kasi ang Diyos talaga, uhaw na uhaw talaga siya na punuin niya tayo.
Kaya naghahanap siya ng mga uhaw sa kanya. Kaya ngayong mga panahong ito, makikita niyo yung mga tipang karaniwang pagkilos. Na kahit ang bigat-bigat ng problema niya rito sa Hong Kong, minsan nasasabayan pa ng mabigat na problema sa Pilipinas, hindi mo naman magawang lumipad. Dahil hindi naman kaya po yan, magtataksi ka muna sa dad, mamaya babalik na lang ako. Hindi naman. Pagdanyan yung pagkilos ng Espiritu ng Diyos, merong di pang karaniwa. Merong isang awit na himno, hindi ko alam kung alam niyo. Ang title ay, Does Jesus Care? Sa Tagalog ay, mas Tagalog na ito? Nagmamalasakit kaya si Jesus. Nagmamalasakit kaya si Jesus. Nasubukan niyo ba minsan maramdaman dito natin sa Hong Kong? Iba-iba kasi kayo ng karanasan. Minsan merong matinding karanasan. Nararamdaman niyo ba yung minsan, talaga ba nagmamalasakit sa akin ng Panginoon? Nalala niyo si Mary sa Bible. Panginoon, kung nandito lang kayo, hindi sana namatay yung kapatid namin eh. Pero ang totoo, hinayaan talaga ng Diyos na mamatay. Kasi meron siyang purpose. Meron siyang gusto doon. Meron isang awit na himno. Alam niyo po ito, that's Jesus Christ. Sino nakakaanap? Puro namin sa inyo. Sabi diyan, si Jesus kaya ay tutulungan ang puso kong... Sino ang broken hearted niya? O sino yung may mabigat na pinagdadaanan? Yan. Sabi diyan, si Jesus kaya ay tutulungan ang puso kong sumagat. Tapos ang sabi, sa pasanin ay nabibigatan. Ang tamong kapayapaan. Alam niyo, pag nabibigatan tayo, isa sa affected na nararamdaman natin yung parang balisa tayo. Kaya sabi niyan, sa pasanin ay nabibigatan, magtamong kapayapaan. Tapos ang sabi sa koro, tunay na mapagpala siya at damay na talaga. Alam niyo, napakabuti na may dumadamay. Napakabuti niya. Sa hirap at sakit, siya ay kasama, nagtatanggol tuwina. Si Sister Rusty, yung founder ng Door of Light, nung mamatay ang kanyang asawa, sundalo kasi yun eh, dapat meron siyang makuhang ano, tawag doon, pension ba yun? Pension. Oo, na sa gobyerno. Nung nagpunta siya, ang hirap din niya makuha-kuha. Ang ginawa niya, lumapit siya sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, wala akong attorney. Kayo na lang attorney ko. Ipagtanggol niyo nga ako. Pero nga nagulat siya. Tumawag daw sa kanya yung ano, kunin mo na yung ano dito, okay na. Diba? Nagtatanggol ba ang Panginoon? Opo. Dito sa Hong Kong, kung isan, kung natatrato halimbawa kayo ng hindi maganda, sumbong nyo lang sa Panginoon. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon. Second stanza ang sabi niya, naalumana kaya, ano yung naalumana? Na, nagmamalasakit. Lalo na Tagalog po niya. Naalumana, nagmamalasakit kaya si Jesus na mahal ko. Sino nagmamahal sa Panginoon? Amen. Kaya sabi niya, nagmamal, o naalumana kaya ako ni Jesus na mahal ko. Alam niyo, pagka mahal na, hindi pa nga natin mahal ang Panginoon, eh, inaalala na tayo ng Diyos, hindi lalo na kung mahal na natin siya. Kung ang puso ko ay nanlulumo, ano ibig sabihin nanlulumo? Ang nanlulumo ay hindi lang basta parang nagugulumena. Yung parang... Yung pwede ka pa sanang lumakad, pero parang... Wala na. Parang patungo sa ano. Oo, parang wala nang pag-asa. Patungo doon sa being hopeless. Nanlulumo. Siya kaya isasaklolo. Pag tayo nanlulumo, nasasaklolo ba ang Panginoon? Siyempre. Number three, sabi niya. Ako kaya ay alumana. Ano yan? Naalala. Pagka minsan, marami kayong problema, di ba lang kayo naalala ng kapatid sa church? Parang sama ng loob natin. Ako kaya ay naalumana sa pagsubok sa dusa. Alam niyo, pag may pagsubok, tapos may, yung pagsubok, yung dusa, mas malupit na yun. At kung dumating na ang pangamba, ako kaya'y ipag-adya. Pastor, ano yung ipag-adya? I-deliver. Pagtanggol, iligtas. Ako kaya'y iligtas. Tapos ano ang sagot ng awit? Tunay na mapagpala siya at damay na talaga. Sa hirap at sakit, siya ay kasama, magtatanggol tuwin. Hilingin natin si Pastor Ernie na umawi. Parang mas makatutug ako nang sa pag may pamaawit. Magmamike ako. Sige po. Kailangan po. Kailangan po.
Okay na siya itong case. Nakabukas pala yung cellphone kanina, kaya nag-feedback. Yung cellphone ko sa cellphone niya, nagtawagan ka ng galing Pilinos. Ay, kaya pala wala. Nakalulad ko. Si Jesus kaya ay tutulungan ang puso kong sugatan. Sa pasanin ay nabibigatan magtamong kapayapaan. Tunay na mapagpala siya at damay na talaga sa hirap at sakit siya ay kasama nagtatanggol tuwina na luma na kaya ako ni Jesus na mahal ko. Kung ang puso ko ay nanlulumo, siya kaya'y sasaklolong. Tunay na tagumpay, pagpala siya at damay na talaga. Sa hirap at sakit siya ay kasama kaya ay alumana sa pagsubok sa dusa. At kung dumating na pangamba, ako kaya ipagkatiya. Tunay na siya ay kasama ng tatanggol tuwina. Si Jesus kaya ay tutulungan ang puso kong sugatan. Sa pasanin ay nabibigat mong kapayapaan. Tunay na mapagpala siya at damay na talaga sa hirap at sakit siya ay kasama lumana kaya ako ni Jesus na mahal ko. Kung ang puso ko ay nanglulumo, siya kaya'y sasaklolo. Siya ay kasama.
lubog sa lusa. At kung dumating ng pangamba, ako kaya'y ipagadya. Nagmamalasakit sa inyo. Amen. O may nagmamalasakit sa atin. Ang Panginoon. Kaya, nagpapaawin natin dyan. Bawat hakbang. Bawat hakbang. Medyo parang ano yun, parang kundi man ang dating. So, parang saka yung kalabit sa kanya ay iba dun sa kalabit ng ano. Hindi mo magawang ano. Talagang parang balse yung ano. Oo nga eh. Parang nababasaya ako ng pantomina. Parang pantomina. Last time na pumunta rin kayo dito na parang ganyan din ang ano. Yung din yun, di ba po? Yung last time na nagpunta kayo, may inawit din. Yung anniversary? Nung anniversary bata. Yun eh. Hindi, iba yun. Yung inawit nila pastor at saka ni ano. Nung no, anniversary nga, ate. O yung inawit sila dito yung dalawa ni pastor. Yung kanto na ano. Oo, pastor, yung nung anniversary, yung mahaba yung... Bagay na kinabukasan. Hindi po. Yung inamit nyo dito. Bawat hakbang. Yung nga, tayo po yun. Bawat hakbang. Siya'y kasama tuwing. Hindi po siya. O maglingkod kayo sa sarili. Yung ano po yung chorus nun? Basta inamit nyo dito yung dalawa ni pastor. Bawat hakbang. Parang kundi man din yung dating nung chorus. Siya'y kasama tuwing na sa ginhawa. Ako'y dinadala. Yan na po yun? Opo, himo po yun eh. Kaya, ano po ang gusto niyo? Masaya gusto niyo? Sige po, kahit basta. Yung masaya. Parang praise ang masaya. May galak na di masaya. It is joy unspeakable yan sa English. It is joy unspeakable and full of glory, full of glory. Of glory, this joy. Ay, maganda. Para madagdagan yung ating praise song na Tagalog. Anong KJ? Key of D. Pwede. Saan niyo po kayo tumakbo? Key of D. Joy unspeakable, joy to the world pala yung nakita ko. Pagka ang mga audience pag minsan ay medyo nagkakaedad na. B-flat. Kailangan meron din tayong time na umaawit na huwag naman masyadong nabubugbog yung matatanda. Meron kasi minsan mali na nagpapaawit. Minsan may mga kapatang nagpapaawit na tumalon po tayo. Pag hindi tayo tumalon, ibig sabihin, hawak ng demonyo yung paan nyo. Eh kung matanda yun, magpipilit na tumalon yung pagbaksa ng pali. Or ginagawa po namin, after po ng joyful song, pauupuin sila para sa himno. Tapos pagka last chorus na, nakakanta ulitin yung himno, patatayuin. Saka diretso sa solen, sa mga worship. B-flat. Biyaya ay aking biyaya ay aking natagpuan, tinugo ng kailangan mula nang siya'y masumpungan.
ako'y malayang tunay. Number one, biyayay aking natagpuan, tinubo ng kailangan. Mula nang siya'y akasumpungan, ako'y malayang tunay. May galang na di masayon, may walhati, may walhati, may walhati. May galang na di masayon, may walhati, o di pa masambit ng lubos. May galak na di masayod, may walhati, may walhati. May galak na di masayod, may walhati, o di pa masambit ng lubos. Kaligaya ay nasumpungan, tuwa't kapayapaan. Kahangahangang kaligtasan, buhat sa kasalanan. May galak na di masayod, may walhati, may walhati, may walhati. Na di masayod, may walhati, o di pa masambit ng lubos. May galak na di masayod, may walhati, may walhati, may walhati. May galak na di masayod, may walhati, o di pa masambit ng lubos. Galak ay aking nasumpungan, buong kalwalhati ang gaya ng saga ng batisan, sa kalulway bumukal. May galak na di masayod, may walhati, may walhati, may walhati. May galak na di masayod, may walhati, o di pa masambit ng lubos. It is joy unspeakable and full of glory, full of glory, full of glory. It is joy unspeakable and full of glory, for the heart has never yet been told. Wow. Ang di gumaan ay patuloy sa paghamok, naririnig sa buong daigdig. Panginoon, ang mga hukbo'y nahayag ang tagumpay ni Kristong Marilag. Number one, ang digmaan ay patuloy sa paghamok, naririnig sa buong daigdig. Panginoon, ang mga hukbo'y nahayag ang talumpay ni Kristong Marilag. Magpatuloy Kristiyano kawal, sa digma ay huwag humpay. Tanging kalasagin kung matawat sa may igupong tuluyan. Magpatuloy huwag manglupay, pa'y kalakas ay makakamtan. Siya'y nasa panig ng katuwiran, taglupay ating kakamtan. Makinig mahayo kawal na matapat, Diyos manguna sa pagtatagumpay. Magbalikwas kalasag niya, ibihis sa lakas niya lahat matitiis. Magpatuloy Kristiyanong kawal, sa digma ay huwag tumumpay. Tanging kalasagin kung watawat, sa may igupong tuluyan.
magpatuloy, huwag manlupay. Nalakasay, makakamtan, siya'y nasa panig, nakatuwiran, tagumpay ating kakamtan. Yan. Maganda ito pag may bass. Maganda ito pag may bass. Maganda yan pag may bass kita. Malis na si ate. Apo, war song ayan. Halos kaano yan nung awit. Parang sa, oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Yung baan, paano ba yung Battle of Republic? Oh. Narinig mo yan sa ano? Yan, o, yan. Ayan, yan. Yung Glory, Glory, Hallelujah. Battle hymn, yan ang kaano niya. Tanda dyan yung may bass. 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 Ano sa inyo po ba masaya? Masaya. Masasaya. Ayaw niya ng malungkot. Ayaw. Napapaiyak. Malungkot na kami dito sa Hong Kong. Kailangan puro masayang songs. Uy, Ate Marie. Alam niyo po yung You Can't Have a Song in the Night? Lahat po, sino po ang pagpapaawit po ay kagaya rin ng pagsisermon. Kung ang pagpapaawit ay kung paano yung nagsisermon ay nagpe-pray, kung ano ang sisermon niya, ganun din ang pagpapaawit. Ipag-pre-pray talaga yan. Hindi ka nagpe-prepare ng kanta dahil na-assign ka. Dahil ikaw ay worship leader pag minsan, kailangan kahit hindi ka naka-assign, nag-i-scout na ng kanta at nagpe-pray ka na. At kailangan, kung paano ang sermon ay may title, dapat ang awit, meron ding tema. Merong direksyon. At pag nagpapa-awit kayo, sikapin ninyo, huwag yung naka-major chords kayo, tapos biglang magiging minor. Dapat, at saka mahihirapan yung tumutugtog. Pero pag minor kasi, madali siyang i-major. At saka pataas yung tono. Dapat ang awit progressive pati yung tono. Hindi pwede yung mataas yung unang inawit, biglang mababa yung susunod. Kailangan progressive siya. Lalo na pag, kasi ang pag-awit kasi niyan, patungo sa point ng exaltation. We are exalting God. Ang worship ay hindi para maginhawahan tayo. Ang worship ay para maluwalhati natin ang Diyos. At habang namang niluluwalhati natin siya, nararamdaman naman natin yung kaginhawahan. We do not worship God because we want to feel good. We worship God because we want to honor Him first of all. Yun ang purpose ng worship. Ang worship ay hindi para sa atin. Ang worship ay para sa Panginoon. Kaya lang, pag nag-worship na tayo sa Panginoon, ang sabi ng Psalms 22 verse 3, God inhabits the praises of His people. So when we worship God, when we praise God, we worship Him, God dwells among us. At pag nag-dwell ang Panginoon, mangyayari, nararamdaman natin yung presence niya. Yun yung pakinabang natin sa worship. But first of all, we worship God because we want to honor and give reverence to God. Kaya kailangan laging, kaya kahit hindi ka so ang magpapaawit, lagi mong susulat ano yung mga kanta. At nagpe-pray ka, Lord, may papaawit ko kung sakaling ako yan. Kaya later on, pag nagpaawit, bigla ka, ikaw magpaawit ka, hindi naman ako naka-assign ngayon eh. Kailangan ng worship leader palaging nakahanda. Hindi pwedeng sabihin yun, hindi naman ako naka-assign ngayon eh. Ano magagawa natin? Wala yung naka-assign. Alam niyo sa Quezon City, lalo nung nabubuhay pa ang Pastor Masredo, yung aking ama, hindi pwede ro na hindi ka nakahanda. Pag kaya ako, kahit nandun ang Pastor Masaredo noon, kahit na siya naka-assign na mag-sermon, naghahanda din ako kasi bigla-bigla kang tinuturo eh. Pag tinuro ka, ikaw, magpaano, mag-sermon ngayon. Matiti ako lang na hindi ako preacher pag ang Pastor Masaredo nasa pulpito na at nagsesermon na. Pero hanggat hindi yan nakakarating sa pulpito, hindi pa ako ligtas niya. Ay, ganun. Kaya hindi pwedeng hindi ako maghahanda. At bawat isa sa atin, kailangan palaging handa.
Kaya pag song leader, kailangan sinasaulo din natin ano yung mga kanta na magkakasama ng chords, ng key. Magkakaparehan ng tema. Kaya pag minsan, pagka yung biglaan, noon kasi na yan, napapasama din ang schedule na nagpapawin, sasabihin ko lang, lagay mo sa key of C. Bahala. Pag sinabi kong key of C, alam ko na kung ano yung mga kanta pagsasama-samahin mo. At yung tutugtog, eh, susunod ka na, basta't ilagay mo sa C. Sumunod ka lang sa akin. Kung ano yung sasabihin ko, sumunod ka lang sa akin. At dire-diretso na yun. Kasi, lagi tayong dapat na. Tsaka dapat, pag malalaman natin na okay ang worship natin, pag nababago ang buhay ng tao. Pero kahit gano'ng kaganda ng awitan, hindi nagbabago ang buhay ng tao, hindi talaga nararamdaman yung pagsamba. Ang tunay na pagsamba ay matatransform sa righteousness. Kasi ang sabi sa Romans chapter 12, let us therefore offer ourselves as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is our reasonable worship unto Him. Worship starts not with our mouth, but worship starts with our lifestyle. Ang tunay na sumasamba sa Diyos, nababago ang buhay, lumalalim. Pero kahit paaraw-araw umiiyak, kanyang pag kumakanta, hindi nababago ang buhay, hindi niya nararating yung sabi ng Panginoon, you must worship me in spirit and in truth. Kaya, yung truth, pag nasa atin yon, ang sabi ng Bible, and you will know the truth, and the truth will set you free. Kaya pagka tayo nagpapawid, hindi mo nagbabago buhay ng tao, malibang ayaw talagang magbago. Pero, kasi pag may worship, posible yung walang mangyari. Kaya, lagi na yun. Bakit ako wala sa... You can have a song in the night. Ano ko ba sa... Mamay, open ko sa computer. Bakit pakita na po lang kita? Nakita ng asawa ko. Pero kahit dyan, ang ibig sabihin, problema. Problema. Ano ba yan? Kung gano'n? Kung ito nga pong taksak sa inyo yung kakam A-plan tama na yan ang baba kakam sa umatulong baba iyan natin yan na lang po standard ito kakam ito'y awit na tunay. Huwag na yan ang awit na pumabae. Sa G natin lagay.
pagbayang awit mo'y mahat lang ang ligani luhat habis tangutuin kinabukas ay darating ang awit sa puso'y panatilihin awitin mo sa dilim ng gabi pagsubok man sa iyong daan kahit sino'y makaawit sa galak datapat ito'y awit na tunay gabi nilipas umaga'y darating siyang gagawin gabi lilipas umaga'y darating awitin mo sa dilim ng gabi may pagsubok man sa iyong daan kahit sino'y datapat ito'y awit na tumis sa chorus awitin mo sa dilim ng gabi may pagsubok man sa iyong daan kahit sino'y maka datapwat ito'y awit na tunay gabi lilipas umaga'y darating siyang pag-asa pagsubok man sa iyong daan kahit sino'y makaawit sa galak datapwat ito'y awit na tunay datapwat ito'y awit na tunay datapwat ito'y awit na tunay last po datapwat ito'y awit na tunay datapwat 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 datapwat.